understanding flows from compassion. Una, yung kanyang forgiveness, ikalawa, yung kanyang grace, and now, the understanding of God. Alam niyo po ba, napakahalaga itong pag-unawa ng Diyos sa buhay natin, mga tao. Bakit po kaya naging mahalaga po itong mga bagay nito? Okay, basahin po natin. Verse 39, nagutitakpan ni Yahweh, sila'y mga tao lamang hanging di na nababalik matapos na makaraan. Naalala po dito ng Panginoon, He understands that we are only a man. Tao lamang po tayo. Kaya yun yung madalas na sinasabi po natin, tao lamang po ako. Pero gusto ko malaman po, tao pa nga, pero may mga bagay na kailangan magawin para din sa ganun, magkaroon ng halaga ang pagiging tao. Amen. 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 He remembered that they were but flesh. Naalala niya itong mga tao na ito. O nga pa na, tao lang po pa na sila. God understands our weaknesses. Naiintindihan ng Lord yung kahinaan mo. Kaya lang, dapat maintindihan mo kung ano yung hinihingi naman ng Lord sa buhay mo. Amen. God is an understanding, understandable God. Amen. But we do. Tayo po mismo. Kailangan maunawaan mo yung mga bagay na tinuturo sa inyo ng Panginoon ay para sa ikabubuti natin at hindi sa ikapapahamak natin. Amen. Why you are here today? Why God teaching us? Bakit po ang Diyos na ito, tinuturuan tayo na mag-ingkot sa Kanya, tinuturuan tayo sumamba sa Kanya, tinuturuan tayo magbalik loob sa Kanya. Why? Because we need to understand that we need to do all these things for us to be saved. Amen. For us to be with God someday in His paradise. Amen. Compassion makes redemptions possible. At yun pong bagay ngayon, kapag tayo po mismo, sinidlan tayo ng mga bagay nito, naalala tayo ng Panginoon, wala na pong imposible sa kaligtasan ng tao. Amen. 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 Isaiah 49 verse 14 to 16, ngunit ang sabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na tayo ni Yahweh, nakalimutan na niya tayo, ang sagot ni Yahweh. Listen po, makinig po tayo. Ang sagot ni Yahweh, malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon pang inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kakalimutan kahit sandali. Jerusalem, hindi kita kalilimutan, malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palad. So I tell you, kanina, sinabi ko po sa inyo, that your salvation was in your hand. Amen. And your name was also in the hand of Jesus. Amen. And is this salvation that in your hand? It is the name of Jesus. Amen. And He was our salvation. Kaya nga, tayo mismo, yung pangalan mo mismo, dahil hindi ka kinalilimutan ng Panginoon, naalala ng Diyos na tao ka lang at nagkakasala ka, kaya ang Diyos nito, dahil sa kanyang habag, itinatak niya yung iyong pangalan sa kanyang pangalan. Hindi ba napakabuti ng Panginoon? Amen. Na sa kabila nitong mga bagay nito na lumalaban tayo sa Lord, tayo laging kontra sa Panginoon, pero still ang Diyos nito, napakabuti ng Diyos, napakabuti ng habag, at isinulat pa rin ang iyong pangalan sa kanyang palad para hindi kanya makalimutan. Alam niyo po ba ang gusto ng Lord po dito? That's why He put your name into His hand para na sa ganon. Every time that He extend His hand into you, makikita niya at mababasa niya yung pangalan mo, you are nothing and your name was in here. You are Shen and your name was in my palm. You are Jalil and your name was in here. You are my lead and your name was in here. That's why He extend His hand to every one of us, for us to be saved. Kaganda ang kalooban ng Panginoon, at ganito po yung kaunawaan ng Diyos. Inuunawa Kanya kahit na makasalanan ka. Inuunawa Kanya kahit may pagkukulang ka, sapagkat ayaw niya na mawala yung pangalan mo sa Kanyang pangalan. Sabi niya po ganun dito, kung mayroong inang lumilimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Kahit sandali. Alam niyo, minsan nagtatakbo tayo sa Panginoon. Ano? Kapag mayroon po tayong problema, sinasabi natin, nakalimutan yata ako ng Diyos, hindi ka nakalimutan ng Diyos.
Sinadya ng Diyos na magkaroon ka ng problema doon sa bagay niyon para maunawaan mo din kung ano yung bagay na nauunawaan ng Diyos sa buhay mo. Amen! Better understand what the understanding of God into your situation, into your life. Maunawaan mo yung kaunawaan ng Diyos para sa buhay mo, sapagkat yung kaunawaan ng Diyos sa buhay mo ay para hindi ka mapahama. Hindi kita malilimutan. Pangalan mo'y nakaukit sa aking mga palay. Amen! Kaya kapag tumawag ka sa Panginoon, He already extended His hand to you para na sa ganun. At kung di pa nanamag yun, at maligtas ka na. Hallelujah! Praise Jesus! Sana ka mga nabigay! Thank you to the Son! Compassion takes the dignity of life into account. Ano sabi mo dito? Yun yung kanyang kahabagan ay isinasang-alang-alang niya ang kaiklian ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang iklilang ng buhay mo. Kaya nga, God insisting His words into your life para na sa ganun, sa maikling panahon ng iyong buhay dito sa mundong ito, maalala mo na mayroong Diyos na kailangan puntahan ang iyong kaluluwa. Huwag mong nakalimutan yun, sapagkat we always keep it to our remembrance that within our soul must bring it back to Jesus. Yung ating mga kaluluwa, kailangan manibalik natin sa Lord God. Do not keep away your life into God. Stay in Him. Manatili tayo sa Panginoon. We're like a wind that passes away sa tingnan. Pwede lang ang buhay. Amen. Gawin mo na yung nararapat. At sa oras po nito, kung hindi mo pa nagagawa yung nararapat, the best that is for Christ Jesus, what is the best that you can offer to God, what is the best that you can do for the sake of our Lord, started today. If you want to repent into the Lord, repent it now. Magbalik-loob ka sa Panginoon kung gusto mo na meron ka pa mga bagay na dapat natanggalin sa buhay mo, tanggalin mo lang yun. Kung hindi mo pa nagagawa na pagpikula ng Panginoon sa buhay mo, why don't you do it right now? Gawin mo na, meron mo pagkagawin niya. Sabi ng Panginoon, ang buhay ng tao ay parang hangin. Like a wind that passes away. Parang tumaraan lang po tayo dito sa mundong ito. At kung hindi mo pa gagawin sa oras na ito, ang nararapat. Baka pagdating ng araw, pagsisihan mo itong bagay na ito, katulad nangyari sa mga Israelita. They didn't enter to the promised land. Napahamak sila at walang sinpa sa kanila na naligtas kundi si Caleb lamang at ito si Joshua. Right now, gawin mo ang nararapat. Ang sabi ni Joshua, me and my household will serve the Lord. Even trials come, even hardship, even difficulties, even trouble, even persecution, I will serve the Lord our God. Kapatid, sa oras na ito, hindi mo ba pinlano sa buhay mo? Panginoon, bakit hindi ko ba umpisahan na sa oras na ito? Na makagawa na tanong sa iyo, Lord. Hindi ko ba naranasan kung mali yung Panginoon na mag-share ng salita ko? Hindi ko ba naranasan na mag-pray ng isang tao na makasalanan para panumbalikin ko sa iyo? Kung hindi mo pa nagagawa itong mga bagay na ito, bakit hindi mo simulan? Sapagkat may kailangan ang sabi ng Lord, pinapahalaan sa iyo ng Lord, huwag mong ubusin ang buhay mo sa mga bagay lamang na makasalimutan. Sapagkat ang mga bagay na natin sa salimutan ay makakapagpahamak ng buhay. Subalit ang mga bagay sa Espiritu ay magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Kapatid, sa oras na ito, let put an action to our spirit. Huwag kang gumawa ng gumawa sa mga bagay lamang sa man. Sa alang-alang mo, yung pagkumpa na nandito na sa mundong ito para makagawa ka para sa Panginoon. Take this seriously, mga kapatid sa Panginoon, sapagkat napakahalaga po nito. Makabiglang dumating ang Panginoon,
sa mundong ito na wala pa tayong nagagawa. That the space of truth, that our life was created by God for us to worship, for us to serve Him, for us to live the name of God into our family, into our life. But it's a monastery too. Ano pa bang bagay na hindi po nagagawa sa Panginoon, gawin po natin. Ang Diyos, hindi nagsasawang sa paggawa ng tao. Na kahit na tayo nagkukulang sa Kanya, iniingatan niya pa rin tayo. Alam niyo po, minsan nakapanood po ako ng isang video. Ito ay social media. Mayroon po isang malaking truck that passes to the curb road. Bilis niya. And then, may upo ka sa lubog na isang motorcycle. Walang kaabog-abog itong motorcycle na ito na nag-drive na po siya. At hindi niya naman nalalaman na yun na pala yung tatapos ng kanyang buhay. Biglang bumaligtad po itong truck na malaki na ito bumagsak doon sa isang rider. And he was dying on the spot. Yes, then. Mga kapatid sa Panginoon, what do I mean here? Gusto kong malaman ninyo na ang buhay ng tao ay hindi natin masyadong. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Like this rider, wala siyang alam pa lang. Hindi natin alam kung nakakilala siya ni Christ. Hindi natin alam kung nagumun lamang yung buhay niya sa mga bagay sa limutan na ito. What about you? What about us? Bakit hindi mo gawin yung mga nararapat na bagay na hinihingi ng Panginoon sa'yo? Para, you know, pagdating ng araw, umarap tayo sa Panginoon, wala tayong pagsisihan. Patitiyahan niya, yahangit at tumayo sa oras niyo. Alalahanin mo yung mga gandang bagay na ipinangako sa iyo ng Diyos doon sa kanyang kaharian. Tayo po mismo ang magsasagawa nito mga bagay nito sa oras nito. Let us change our mind. Hindi ka maghihirap at pinili mo si Jesus sa buhay mo. Hindi ka magkukulang kung pipiliin mo si Jesus sa buhay mo. Kahit kailanman, hindi na arabyado ang isang tao na pinili si Jesus sa kanyang buhay. Kapalit ng mga bagay. Unahin mo si Jesus. What God brings into your life. Sing it for us, the kingdom of God. Magsumakita po na higit sa lahat ng pag-ariyan ka at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. At hindi ka pagkukulangin ng Diyos na ito. God will not allow to those people, to those people who choose Him to be empty. Jesus.
Diyos sa oras na ito. Marayan sinasabi sa inyo ng Panginoon, saan mo gustong gamitin ang buhay na kaloob niya sa iyo? Di ba nararapat na ibalik lamang natin ang buhay na ito na kaloob niya na buong pagpasalamat at pagamit para sa kanyang kalwalhatian? Kapatid, umising ka sa oras na ito. Nasabi mo sa atin ng Panginoon, ikaw na nahihimlay, bumangon ka. Gawin mo ang mga bagay na nararapat sa buhay na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoon. Gamitin mo ito para sa karangalan niya. Huwag mong ipagkait ang buhay na ito sapagkat ang buhay na laan ay para kay Kristo. Kapatid, sa oras na ito, ano ang bagay na hindi mo pa nagagawa para sa karangalan ng Panginoon? Bakit hindi mo planuhin na gawin ang mga bagay na ito? God's still waiting. Hanggang kailan mo paghihintayin ang Panginoon sa buhay mo? It is not enough to know only God by our lips. We need to know God with our heart. Lagay mo sa puso mo si Jesus. Kaya mo ito ang magtulak sa iyo para sa buhay na walang hanggan. And we must use God in our life. Kung gusto mo na maging bayan niya, at siya yung maging Diyos mo. Kung gusto mo na maging anak niya, at siya yung ating maging ama. Go and one, he said to us, gawin mo yung nararapat na gawin mo sa oras na ito upang maalala ka ng Diyos pagdating ng araw. Kapatid, huwag mo sihanin ang buhay mo. Sayang ang panahon. Sayang ang bawat araw. Sayang. Sayang. Hindi ka ba naiingit sa mga tao nagpaparangal sa Panginoon? Hindi ka ba naiingit sa mga tao praying na maglingkod sa Kanya? Hindi ka ba naiingit sa mga tao punong-puno ng paggawa para sa karangalan ng Panginoon? Have the desire to serve Jesus. Have the desire to serve Him. Ilagay mo sa puso mo yung bibigin na ito na mapaglingkuran ng Diyos habang ikaw ay nabubuhay. Parang ibagay na sinasabi sa iyo, Lord, para mangamit mo ang totoong natimpana sa buhay nito at tagumpay. Tagumpay na hahandog sa kanyang kalangitan. Kapatid, take this seriously. Sapagkat ang Diyos na ito, hindi siya nagkukulang para sa atin. Thank you.
Nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Lord, sapagkat kailanman hindi mo kami kinalimutan. Panginoon, kung bakit narito kami, sapagkat ikaw yung Diyos na umalala sa aming lugar, sapagkat nakatatak na sa iyong mga palad ng aming mga pangalan, Lord, upang hindi mo kami makalimutan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy mo kami, Panginoon, pinabatayan. Patuloy mo kami inaakay sa landas ng buhay. Sa kabila, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, ikaw pa rin yung Diyos, Panginoon, na patuloy na gumagabay at nagbibigay liwanag sa aming mga isip upang masok po ka namin, Panginoon, sa kaginta ng aming mga karimlan. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito, Lord, at patuloy po kami pinabalot ng iyong kabanalan, ng iyong presensya, Lord, at ng iyong kapakyarihan. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat isa. Pinipili ka namin, Panginoon, bilang aming Diyos, bilang aming Ama, Panginoon, tagapagligtas. At ayaman sa oras na ito, Lord, kami iyong mga, kami iyong maging bayan, at kami maging iyong mga anak. Panginoon, maraming salamat po, Lord, at hinihiling ko po sa iyo, Panginoon, na maparangalang ka sa bawat buhay po namin, O God. Maitas ka, Lord, at mapaglikuran ka namin, Panginoon, ang buong puso. May balik namin sa iyo ang kaluwalhatian. May balik namin sa iyo, Panginoon, ang parangal. May balik namin sa iyo, Panginoon, ang buong pasasalamat, Panginoon, sa lahat ng bagay na ginawa mo sa amin, Lord. Especially na kami tubusin mo sa aming mga pagkakasala. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa kabutihan at kagandahan loob mo, Lord, na iyong ibigay sa bawat anak mo, O God. Maraming salamat po, Lord, and I declare, O God, na ang pagpapalay dumaloy sa kanilang mga buhay. Sumagana ang kapangyarihan mo. Sumagana ang presensya mo sa bawat isa, O God. Lord, hayaan mong dumaloy sa amin ang lahat ng ito, O God. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus Kristo, O God, lahat kami pinagtagumpay mo na. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Baluti po kami ng iyong pananalugo at ingatan mo po ang bawat isa sa aming pag-uwi at pagpalaan mo ang bawat tahanan, O God. Panginoon, maraming salamat po, O God. Sa iyo po namin ipinabalik ang lahat ng kaburian karangalan. God, be the highest glory in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you.